kilala natin, May G. Yeah, syempre. Alam mo, itong next natin na pagbibigay sa atin ng napakahusay at makata na mula pa sa Ilocos Norte. Tama. Yeah. Sabay-sabay po natin palakpakan, Kenny Sibayan! Magulong lansangan, mapaglarong gulong ng kapalaran, kalat na kalat ang mga nakawan at patayan. Kung gaano kabilis ang pagdanak ng dugo at pagpatak ng luha sa mga bayan, ay ganoon naman kabagal ang pag-usad ng mga sasakyan sa mga daanan. Pinagtagpitagping mga tahanan, mga bulsa, at plato'y walang laman, walang sapat na kaalaman, paano ba naman dinabibigyan ng pagkakataong makatapak sa paaralan imbes na hilain pataas. Madalas pang nalalamangan. Kaya nagtsatsagaan na lamang sa kakarampot na kita at kitang-kita na yung iba ay umaas na sa basurahan. At ang mahirap pa dyan, ang mga presyo ng bilihin ay lalo pang dumadagdag sa kanilang mabigat na pasan-pasan habang ang kanilang mga katawan ay lalo pang gumagaan. Dahil dito, napababayaan na nila ang kanilang kalusugan. Iindahin na lamang ang sakit at pait na kanilang nararanasan dahil magiging tagilid din ang kanilang kalagayan kapag nakita na nila ang resibo ng kailangan nilang bayaran. Marami pang mga problema ang hindi ko na isinama sa listahan. Pero ako ay sigurado na karamihan ay gusto na lamang kumalas at takasan ng buhay dahil hindi patas ang labanan sa kamay nilaan man o sa mga lalawigan. Ang mga mamamayan ay pare-parehas lang na nakararanas ng kukulangan. Diskriminasyon, pulusyon, grabeng populasyon, hindi sapat na edukasyon, mabagal na transportasyon, ito na yata ang bago nating tradisyon. Binanggit ko na halos lahat ng suguliranin sa bansa, ngunit ang mga ito nga ba ang tunay na rason kung bakit nananatili pa rin tayong baon hanggang ngayon o baka hindi lang natin nagagampanan ang ating mga obligasyon kaya hindi natin magawang makaahon. Puro po na sa galaw ng gobyerno, naghihintay ng kanilang mga maling desisyon. Galaw ng galaw ang mga mata. Akala mo matatalino, wala namang matinong aksyon. Maghahanap ng butas, magpo-post sa social media, maghahakot ng samut-saring reaksyon. Tapos kapag ang mga namamahala ay may nagawang tama, sasabihin, dapat lang, kasi sila ang nasa posisyon. Milyon-milyon ang mga komento at opinyon. Ngunit iilan lamang ang may mabuting intensyon. Kung gayon, madadamitan kaya natin ng bago ang ating pinakamamahal na nasyon? Gusto ko lang ipaalala, baka sakaling inyong nakalilimutan, natapos na ang halalan, hindi na lamang nila bit-bit ang kanilang mga pangalan. Ang pinag-uusapan dito ay ang ating lupang sinilangan. Wala nang kulay na ipinaglalaban. Ang kanilang mga tunay na kulay ay dito na malalaman. Huwag nating pairali ng pagkamuhi upang hindi tayo pulutin sa putikan. Hindi naman ninyo kailangang ipanalangin ang kanilang kapalpakan para lang mapatunayang kayo dapat ay aming pinakinggan. Nakakatawa lang na gustong-gusto nating magkaroon ng kaunlaran, subalit halos lahat naman yata ng naluluklok sa upuan ng pamahalaan ay hindi natin magawang suportahan. Kaysa magtalo-talo, bakit hindi na lamang tayo magsalo-salo? Ang mga ideya ay hayaang maghalo-halo, magbanggit na mga kapakipakinabang na kuro-kuro. Mas mainam pa ito kaysa sa turo-turo wala nang pero-pero. Ang ating mga pulo ay nahati man sa libo-libo. Mayroong serbisyo na tutulong sa mga naghihingalo. At dahil yan mismo sa pamumuno ng ating nag-iisang Pangulo. Sabi niya sa kanyang interview, magkakahiwalay man ang ating mga isla. Pinagbubuklo naman tayo ng isang pangarap at isang diwa. Isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Pero teka, subukan nating baligtarin. Bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Mas kaaya-aya yata kapag ganito ito nakaayos. Dahil ang definisyon ng bagong Pilipinas ay hindi lamang maaninag sa mga lansangang malinis, tahimik, payapa at maayos kung hindi ito rin ay makikita sa atin sa paraan ng pakikisalamuha, pagsuporta,
pakikitungo at sa ating mga kilos, tayo ay nasa iisang bansa. Kaya iisa lang din ang suot nating sapatos. Sama-sama tayong maglakad at iwasan natin ang pambabatikos. Hindi uto-uto ang pagsunod sa mga utos. Ibig sabihin lamang nito na tayo ay nakauunawa ng lubos. Tayo na ay makilamos ng maging malinaw na iisa lang naman ang ating ipinaglalaban. At iyan ay ang kahirapan ay matapos. Kaya talikuran na natin ang mga paniniwalang baluktot. Gayun din ang mga gawaing hindi maganda ang dulot. Sapagkat kahit masolusyonan pa lahat ng suliranin sa bansa, kagaya ng mga nabanggit ko sa umpisa at mabigyan ito ng panibagong suot, kung hindi maganda ang pagkakatahi, ay mananatili itong masalimuot. Kung tayo ay sama-samang gagalaw, ang kaunlaran ay tiyak na lilitaw. Pagkakaisa ang kailangan upang ang pag-asa ay sumagi na sa balintataw. Magtungo sa tamang direksyon nang hindi tayo maligaw. Ito na ang tamang panahon para tayo naman ang mangibabaw. Ipamalas natin ang ating determinasyon araw-araw. Kung mainit ang ating koneksyon, ang kahirapan ay malulusaw. Gawin nating inspirasyon ang kasalukuyan nating sitwasyon. Bumuo tayo ng matibay na relasyon upang ang kaginhawaan ay atin ng abot kamay at hindi na lamang abot tanaw. Mga kapwa ko Pilipino, lahat tayo ay mayroong kwenta at silbi. Kaya ang magulong-gulong ng nakaraan at kapalaran ay kailangan ng isang tabi. Simple lang naman ang aking pinupunto sa hinabahaba ng aking mga sinabi. Na bago natin matawag na bago ang Pilipinas, ay kailangan muna nating baguhin ang ating mga sarili. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay ang mga bagong Pilipino! Maraming salamat po! Papa natin, Henry Sibayan! Well done! Napakalalim ng kanyang mensahe, Meiji! Tama ka dyan! Sa isang bagong Pilipinas, hindi po natin kinakalimutan ang suliranin ng ating bansa. Bagkus, ito po'y isang panawagan, isang paghihikayat, isang call to action sa lahat na lahat po tayo ay kabilang sa pagpapaganda ng ating bansa. Dahil po walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Let's watch this video. Bagong Pilipino ay nagsisimika para sa kanilang mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang bagong Pilipino ay tumatangkilik sa anin ng magsasakang Pilipino. Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Kasing-asing, pagkakatiwalaan. Ito ay may malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapeligiran. Madiskardian na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino po ay maswai sa pera. Ang bagong Pilipino ay kaysa sa pagkakaroon ng maayos sa tahanan. Ang bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panig sa kapayapaan. Hindi nangungutya kahit anumang kasarian. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may pananampalataya sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa-tao. May alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng makabagong sasakyan. Ang bago na Pilipino anda mo serbisyo sa katawhan para sa katungod o gustisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings. Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas. May balon Pilipino agday babaing so pinanlaponda ay dapat makakalikasan. Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras. Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health dahil ang depresyon ay hindi gawa-gawang sakit. Mulat sa epekto ng climate change. Ang bagong Pilipino, anuman ang edad, ay may active lifestyle. Marunong silang mag-ipon, maganda para sa kinabukasan ng kanilang mga ilang sa buhay. Ang bagong Pilipino para sa akin ay maingat sa mga kinakain. Sunyaba at ipon na Pilipino in magkakadno sa ukit nuka pamagayot ang dukang kapya na dalpa. Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaban. Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis. Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kabuuan ng Pilipino.
Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tama. Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon.